Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi tayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Mabilis na lumipas ang mga araw and their honeymoon was over. Nakabalik sila sa La Salvacion mula sa langit na tinatamasa niya. Ay kailangan ikondisyon ni Celestine ang sarili para sa mga haraping problema na dapat mabigyan ng linaw at closure. Nang sa gayon ay tuluyan na siyang makausad sa panibagong yugto ng kanyang buhay kasama ang asawa. Sinalubong siya ni Mara pagpasok niya sa waiting area ng dialysis center. Pinuntahan niya ang mga ituroon matapos ang meeting nilang mga nurse. Ate, for sure matutuwa si nanay kapag nakita ka. Nakangiting niyakap siya ng kapatid. Baka pupunta kami ni Victor doon sa bahay mamayang gabi. Inakay niya ang kapatid sa isang sulok para hindi sila makaabala sa iba habang nag-uusap. Ang blooming mo ate. Nakakaganda pala mag-asawa ng doktora no? Nanunuksong pumasada sa kanya ang tingin nito, mula ulo hanggang paa. Akmang kukurutin niya ito sa singit, pero mabilis itong umiwas habang tumatawa. Napabungis-ngis na lamang siya. Si Larry, nasa bahay. Next week, balik eskwela na siya. Excited na yun. 3 araw pa lamang mula nang makalabas si Larry sa ospital. Buhat doon sa isla ay inasikaso ni Victor ang mga dokumento para sa pagdi-discharge ng binatilyo, kaya walang naging aberya. Pero nagulat pa rin siya nang ibalita sa kanya ng kapatid na may gwardiya sila sa bahay at 2 katulong. Bahagya siyang nabahala. Baka mamihasa ang mga kapatid at maging tamad kalaunan. Matunog dito ang balita tungkol sa pagkakakulong ni Dr. Annie Hontiveros. Si nanay galit na galit nang malaman ang ginawa ng babaeng yun sa'yo. Buti na lang napigilan ko. Gusto niya sanang sugurin ang bahay ng mga Hontiveros. Dito sa probinsya ate. Kwento naman ni Mara. Useless din naman kung nagpunta siya roon, Mara. Hindi makikinig ng katwiran ang mga taong iyon. Umiiling-iling niyang sagot dito. Ayaw na niyang maalala pa ang tagpong iyon. Para siyang hinihila sa sikmura. Pero kung tutuusin, hindi rin naman siya makakaiwas sa mga usapin na iyon. Ang kakapal ng mga mukha nila. Dapat amagin sa kulungan ang babaeng yun at alisan ng lisensya. Doktor siya, pero pumapatay, isang kriminal. Kuyom ang mga kamaong pahayag ng kapatid. Ipinauubaya ko na siya sa batas. Ang hukuman na ang bahala sa kanya. Naisampan na nila ang kaso laban kay Annie. Pero may rekomendasyon ang depensa para ma-evaluate kung psychological capacity ang doktora. Nakitaan kasi ito ng sintomas ng mental problem. Kaya baka sa mental asylum lang ito ipapasok sa halip na sa correctional. Paglabas ng nanay nila mula sa dialysis room, ay naluha ito na makita siya. Dinaluhong agad siya nito ng yakap. Namiss ko po kayo, Nay. Hinagka niya sa nuuang ina na lalong tumingkayad ngayon ang hitsura mula ng madialysis 2 beses sa 1 linggo. Dapat noon pa ang ganoong schedule, ngunit kulang sila sa budget. 1 beses lang sa 1 linggo ang kaya ng pera niya, pero hindi dahil sinagot ni Victor ang gustusin ngayon. Nasunod na ang tamang schedule ng gamutan. Anak, wala itong ibang masabi pero ang yakap nito ay sapat na upang ipahayag ang lahat ng nasa loobin nito. Sinamahan niya hanggang sa ambulansya ang ina at ang kapatid habang kinukwento niya ang tungkol sa isla. Excited na akong pumasyal doon ate. Kapag tapos na ang klase, pupunta tayong lahat doon. Pangako naman ni Celestine. Pagkaalis ng mga ito ay bumalik na rin siya sa ospital. Hindi pa niya nakikita si Bebang. Night shift ang duty nito.
Babatiin niya ang kaibigan. Ito kasi ang nanalo ng Patient Choice Award sa katatapos lamang na event ng nursing department. Good morning, nurse love. Good morning. Nginitian niya ang mga nurses na nakakasalubong sa pasilyo at bumabati sa kanya. Mula pa kaninang umaga ay hindi humuhupa ang greetings ng mga nurse at ibang hospital personnel sa kanya. Lalo na at inacknowledge na ni Guillermo sa CPS ang pagbalik niya sa trabaho at binigyan pa siya nito ng mainit na welcome ceremony sa meeting. Medyo awkward nga lang sa pakiramdam na masyadong formal na kung makitungo sa kanyang iba. Sabi ni Victor, normal lamang iyon kasi tanda ng respeto at dapat siyang masanay. Pero ayaw niya namang may magbago lalo na roon sa mga nurse station. Mas komportable siya sa dating relasyon niya sa mga katrabaho. Ayaw niyang isipin ng mga ito na mas nakakaangat siya dahil asawa niya ang direktor ng hospital. Isang marahas na mura naman ang pinakawala ni Victor. Celeste, get off me. I'm working. Matigas na tinig ni Victor ang nasagap niya mula sa loob ng opisina nito at natatawa siya sa kanyang nasumpungang pagpasok. Si Celeste ay nakasampa sa likod ng asawa niya at kinakagat nito ang tainga ni Victor. Daig pa ng dalaga ang makulit na bata kung guluhin ang kapatid na nagtatrabaho. Busangot na bumaling ito sa kanya at bumaba. What's so funny, duckling? Sikmat naman ito sa kanya. You are talking to my wife. Sinaway naman ito ni Victor. Umirap ito at nagtungo sa couch. Naupo roon habang kinakalikot ang cellphone. Patay malisyas siyang lumapit sa asawa at tumingkayad para sa malamyus na halik. Hinapit ni Victor ang kanyang baywang at pinaupo siya sa kandungan nito. Kumusta ang dialysis ng mama mo? Tanong naman ito. Okay lang naman. Ang laki ng improvement ni nanay. Masaya niyang balita rito. Sabi ko, pupunta tayo roon sa bahay mamayang gabi. Tumango naman si Victor. Tambak ang mga papeles na kailangan itong pirmahan. Kaya wala itong surgery sa darating na 3 araw. They're staying in his unit at the Sky Garden for the meantime. Pero baka roon na sila sa hospital matutulog para mahabol nito ang naiwang mga papeles na kailangan ng agarang atensyon nito. Nakausap ko na si Vladimir. He is going to send us the upgrade design of the house. He's improving some critical parts. Tumango naman siya at ngumiti ng matamis dito. May kailangan lamang silang ayusin sa munisipyo. Mag-a-apply sila ng zoning variance dahil end classification ang lupain ay kabilang pa rin sa agrikultura at hindi residential. Plano nilang iatra sa backside ng party ang renovation ng bahay para mas maabot ang sukat na nasa blueprint. Have you practiced your new signature with my name? Tanong nito habang tutok ang paningin niya sa pagperma nito. His signature defines his personality. Malalaki at mahahabang stroke niyon. Tanda kung gaano kataas ang tiwala nito sa sarili at kung gaano kalaki ang role nito na ginagampanan sa lipunan. Hindi pa. Kumuha naman ito ng extra sign pen sa drawer at blankong bond paper. Eto, try making one. Titingnan ko. Hinawakan naman niya ang ball pen at sinimula niyang i-emphasize ang Deo Gracia and inserted initial of her name in the medal. Natawa naman ito. Pang high school naman baby yan. Ngumuso naman siya sa sinabi ng asawa niya. Mistulang collage na ang pangalan niya at ang pilyedong Deo Gracia. Okay na yan, pero galingan mo pa. Kinuha nito ang panulat at gumawa ng pirma. Longhand na Deo Gracia sa kamay buntot na umikot patungo sa gitna at naging letter D na ito. Bakit parang Celestine and Victor, Deo Gracia? Di ba dapat pirma ko yan? But I want to be part of your signatures too. You don't like it? Tumitig siya sa asawa at natantong hindi nga ito nagbibiro. Kapag kumontra siya, tiyak na magmamaktol ito. Kaya pinag-aralan na lamang niya ang ginawa nitong perma
habang kontento itong nanonood sa kanya. Nagawa niyang gayahin iyon at pinaganda niya pa ng kaunti iyon. Bumaba silang tatlo para sa tanghalian at doon kumain sa food court. Hindi pwede ang hipon ha, Celeste. Paalala naman ni Victor sa kakambal na pumipili ng kakainin nito mula sa buffet. Umagaw na naman sila ng eksena at atensyon mula sa mga doktor at nurse na kumakain doon. Tingin niya ay matatagalan pa bago makasanayan ng buong hospital ang presensya ni Victor sa mga public spot na hindi nito madalas na pinupuntahan noon. Is this good? Tanong naman ang dalaga sa kanya. Itinuturo ang tuna fresh ball na may spicy sauce. Masarap yan. Try mo. Saka itong sweet and sour pork stick. Tumango ito at kumuha ng isang serve na nilagay sa tray na nasa conveyor. Pinanunood naman sila ni Victor. Ang asawa na ang pumili para sa kanilang dalawa. Anong sasabihin ko kay mami? Hindi ka pala makakapunta sa bahay bukas. Ungot naman ni Celeste habang kumakain sila. May appointment ka ba bukas? Tanong naman niya. I have clinical consultation at the university. Uwi ka naman ni Victor. Sa gabi lang ako may free time. Sa gabi na lang tayo pupunta. Saglit ito nag-iisip at tumango sa kanya. Halata niyang hindi sang-ayon ang lalaki na roon tumira sa bahay ni Leandro Mendiola, sina Marlisa at Celeste. I'll be down for a meeting at 3 o'clock. Careful with your rounds, ha? I love you. Hinagkan siya ni Victor habang hinihintay nilang bumukas ang elevator. Paakyat sa opisina nito. Hinatid lamang siya ng asawa sa palapag nila ni Celeste. Si Celeste naman ay bumaba na rin sa basement parking para umuwi na. I love you too. Tumingkayad siya at kinudlitan ng maliit na halik ang panga nito. Muli sana maglalapat ang mga labi nila nang bumukas naman ang elevator at lumabas mula roon ang isa at magandang babae. Saglit itong nagkagulatan at si Victor. Base sa reaksyon nito'y natitiyak niyang kilala nito ang asawa niya. Pero ngayon niya lang ito nakita. Siguro bago lang ito dito sa hospital. Irene? Iyon ang pangalang sinambit naman ni Victor. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ng babae at nampamaang na lamang siya nang binalyan nito ng yakap ang asawa niya. Victor, I missed you. Pikit matang isiniksik nito ang magandang mukha sa leeg ng lalaki. Natila ba lahat ay naglaho sa paligid at ang mga ito na lamang ang naiwan. Ako din, Irene. It's been a long time. I didn't know you came back. At tila pati asawa niya ay nakalimot na rin na naroroon siya. Kinailangan na niyang tumikim para kunin ang atensyon ng dalawa. She's not jumping into conclusion, but she has the word into intuition about this woman. Is she going to be a friend or a foe? Yeah. Let me introduce you my wife, Celestine. Hinapit naman siya ni Victor. Hi. Formal niyang bati at nag-alok dito ng palad. Hi, I'm Dr. Irene Vergara. Nagpakilala ito at nakangiting tinanggap ang palad niya. Stepsister ko siya. Salo naman ni Victor. Vergara, that's Victor's middle name. So this woman is his stepsister. Malamang anak ito ng pamilyang bumili kay Victor noon. Muli siyang hinagkan ng asawa sa sentido. Bago pumasok ang mga ito sa elevator, nakita pa niyang kumaway si Irene sa kanya at kumapit sa bisig ni Victor. Nananamlay siyang bigla habang ginagawa ang rounds niya sa mga pasyente. Buti na lang bago mag-alas 5 ay dumating si Bebang. Mistula silang mga timang na hindi nagkita sa 10 taon. Congratulations sa award mo. Ikaw na talaga ang choice ng mga pasyente natin. Mula noon at magpakailanman.
Pinukpok niya ang likod nito gaya ng madalas nitong gawin sa kanya kapag nagbibiruan sila. Ang sabihin mo, ginagawa nila akong clown. Makita lang nila ang mukha ko. Napupunit na ang mga ngisi nila sa labi nila. Labas sa ilong nitong pahayag. Paburger ka naman. Sakas mo. Sinutin niya ito sa tagiliran. Ginugutom ka ba ni Doc Love? Hindi ka pinakakain? Naglolokohan pa rin sila habang palabas ng dressing room. At tumigil lamang sa harutan na makita nila si Guillermo. Kasama ang ilang sa mga board member. Tila, nag-ocular visit ang mga bahaging iyon ng internal medicine. Bebang, kilala mo ba si Dr. Irene Vergara? Natanong niyang bigla nang maalala ang babaeng doktor. Nagkita na kayo? Last week lang siya dumating dito. Graduate daw iyon sa Loyola University sa Chicago. Trending siya dito, Besh. Bukod sa maganda at mabait, magaling din. Kaya nagkakagulo ang mga male personnel ng hospital. Namit ko na siya kanina. Stepsister siya ni Victor. Siya yata ang napipisal ng board para ipalit kay Annie bilang head ng pediatric department. Pero pag-aaralan pa yun kasi bata pa siya at baka kulang pa ang karanasan niya. Maransi ang tumango sa sinabi nito. Bakit kakaiba talaga ang pakiramdam niya sa doktor na iyon? Baka na paranoid lang siya dahil sa nangyari sa pagitan nila ni Annie. Dumaan sila ni Bebang sa nurse station at tiningnan niya ang sunod niyang destinasyon. Pilit niyang inaalis sa isip niya si Irene Vergara at itinuon ang utak sa kanyang trabaho. Hinintay niya si Victor. Baka hindi pa tapos ang meeting kasi wala sa opisina ang asawa nang puntahan niya ito. Naisip niyang silipin muna ang mga sanggol sa nursery. Pero hindi siya pumasok at pinagmasdan lamang ang mga mumunting anghel mula sa labas ng babasaging dingding. Napapitlag siya nang yakapin siya ni Victor mula sa likod. Nahampas niya tuloy sa dibdib ang asawang natatawa. I've been looking for you. Nandito ka lang pala. Wika naman ito at tiningnan ang mga batang nasa loob. Gusto mong gumawa tayo ng kanyan? Yung kanyang karami, para mas masaya. Humagik-hik naman si Celestine. Anong akala mo sa mattress ko, paggawa ng bata? 5 lang ang kaya ko, hindi 50. Humalakhak naman ito. Sayang ang dami ko pa namang naipon dito. Kinuha nito ang kamay niya at dinala sa pundiyo nito. Napatawa naman si Celestine. Pero saglit siyang natigilan nang may maaninag siya. Nabakas na kalmot sa leeg nito. Tumingkayad siya at hinatak ito paoklo para makita iyong maigi. Ano to? Bakit may kalmot ka, Victor?